At eto na nga, inaabangan to ng mga viewers natin. Pero ang ganda ng dress mo ngayon, ha? Talaga. Ready-ready ka na sa summer, ha? Oo naman. At pinaghandaan ko to. Mm. Kasi syempre, pagka-summer, dyan natin na-achieve yung golden skin. Yan, ganon, golden skin. Diba? Oo, yung mga sun-kissed, mga tan skin. Ikaw ba nagpapatan ka pag summer? Pag summer, hindi na. Mas lalo ako nagpapaputi. Nagpapaputi ka. Ayan. Pero eto nga. Hirap pumalik eh, di ba? Hirap pumalik naman. Depende kasi. Pag natural kang ano. Naganito na lang ako. No? At least summer pa rin. Kung sa'yo mga natin dyan. Why not? Hindi, pero eto na nga. Ah, itong makakasama natin ngayon, sinubaybayan ng buong Pilipinas ang kanyang journey. Dito sa kanyang napaka, para ito yung first ever yata niya na bonggang-bonggang singing competition. Yes. At hindi lang yun. Yung journey nitong magiging bisita natin ay sinubaybayan ni Ayan Danaw. Mismo! Kaya, mismo talaga. Mm-hmm. Oo, na-miss ko naman. No? Buti, nakabisita siya dito. Oh. But anyway, huwag na natin patagalin pa. I'm sure excited na excited na kayong makilala ang ating special guest this afternoon. Kaya naman, let's welcome here on Letters and Music, Miss Golden Canedo of The Clash! Hello po! Laman sa lahat! The Clash! Abot niya rin na. Diba, na-miss mo ba yun? Okay, for sure, na-miss ni Golden yun. Marinig, no? The Clash! Diba? The Clash! The Clash! Dismiss! Pero maraming salamat sa pagbisita mo sa amin. And of course, first of all, congratulations sa pagkapanalo mo sa The Clash. In-expect mo ba to? Hindi po. Hindi mo in-expect? During the competition, ano ba yung episode na feeling mo? Nako, ito na. Papaalam na ako. I love you all. Thank you for having me. May ganun ba? May ganun kang naramdaman? Na-bottom two po ako. Na-bottom two po ako. Parang nasa bingit na talaga ako. Okay lang yung ma-bottom two ka. Mas masakit na bottom slam ka, no? Isa. Bottom wrestling? Ano ba? Singing contest ko dito wrestling, yung bottom Kuya Aki. Sino yung na kasama mo nasa bottom Two. Ano po? Si Lyra. Si Lyra. Lyra. Pero ano yung pinaka-memorable performance mo sa The Clash? Yan, yung ano po, yung kumanta po ako ng Hanggang. Ay! Ang ganda! Kasi Hanggang sa dulo na... Hindi po yun! Akala ko yun! Hanggang ni Wensi. Hindi yun. Kasi ano po yun? Hanggang ka na naman. Hindi ko alam yung kanta. Hindi ko sa ulo. Tapos baga hindi ka pa pinanganak nung sumikat yung kanta, no? Hindi pa. Kinabukasan nun, yun na yung parang performance competition na. Yes. Tapos, naiba po yung arreglo ng kanta. So, nangarag po ako noon. Yan ang mahirap, no? Yan ang mahirap sa competition. Talagang tuloy-tuloy ang activities nyo. Yes. Kapag part ka ng competition, may mga taping pa kayo. Totoo. May mga kung ano-ano pa kayo extracurricular activities na ginagawa. Imbis na nagpe-prepare lang kayo for the competition, di ba? Yes. Pero paano ka nag-prepare? Ano ba yung naging sikreto ni Golden? Paano nangyari makamit, na ikaw ang nagwagi? Makamit ang susi ng tagumpay. Wala po eh. Kasi pag may kanta po ako, tapos pinapakinggan ko lang po siya hanggang sa makatulog ako. Tapos pagising ko, nandun na naman yung sounds. So pinapanaginipan mo yung mga kanta. Para ma-refresh ating mga kaibigan, ano yung kantang kinanta mo nung grand finals? Ngayon. Diba? Hanggang, tas ngayon. Diba? Hanggang ngayon. Nakakalala ng ating mga kaibigan ang awitin na yan, diba? Pero ang maganda, kung na-miss nyo po yung awiting yon at talaga nagustuhan nyo yung rendition ni Golden sa awiting ngayon, mamaya ipo-perform niya yon para sa atin. Diba? Pero bago yan, ito muna. Sino ba yung mga favorite singers ni Golden? Yung nag-inspire sa'yo para i-pursue yung singing mo, sumali sa The Clash. Sino ba to? Sa international po, si Ariana Grande. Ganun, mga Celine Dion, mga Maria Carey. Ano favorite Celine Dion song mo? Johnny, Yes, Papa. Hindi yun Celine Dion, Mariah Power yun. Power of Love. Ang ganda, alam mo, ganda na. Power of Love. Gusto mo na sample? Hindi ko maalala yung tono eh. Kakantayin niya, ay maganda pwede, yan. Pwede. Hindi ko kasi maalala. Pwede ba paalala mo sa amin? Paano ulit yun? Kiss I'm your lady. And you are my man. Sometimes I'm frightened, but I'm ready to learn by the power of love.
Nakaupo pa yan. Ay, nakaupo pa yan. Nakaupo. Grabe, table 8, bill out na po. Ang dami namin pansit na nakain. Ako ka husoy ni Goldie. Nag-voice lessons ka. Oh, wala talaga normal training. Paano mo nalaman na marunong ka pala kumanta? Ikaw ba? Kanino mo to naman ah? Kay mama ba? Kay papa? Wala po ding singer. Wala. Talaga, ikaw nag-start. Yung, wala po. Gusto ko lang. Gusto mo lang talaga kumakanta. Grabe, no? Ano yung mga kinakanta mo nung batang-bata ka ba? Listen. Alisin! Hindi ako makakanta, nakikinig ka lang? Opo, yun yung first na sumali ako ng sing contest na nanalo ako. So, doon na po tuloy-tuloy. Wow. Diretso na. Yes. Na-enjoy mo na since then yung pagsali sa singing contest. Kasi lagi siyang nananalo. Oh. Sino naman ang nagtulak sa'yo na, ay, sumali ka sa The Clash? Sa The Clash po. Nalaman lang po namin sa TV. Mm-hmm. Nakita lang po namin na may audition. Okay. Tapos, kagagaling ko lang po nung gabing yon sa singing contest din. So, pagod ako. Wow, talaga nga naman. Pagod pa na. Sabi ni Mama, punta tayo. Tapos sabi ko, nakapagod, gano'n. Tapos kasi bukid yung napuntahan namin sa nung gabing yon. So, sabi ko pagod ako. Tapos, nanalo ka nun? Nung opo, gabi. Nanalo. Eh, di mataas ang confidence mo nun, di ba? Mapagod ako gano'n. Tapos sabi ni Mama. Ano mo sinabi sa Mama mo? Paano sinabi mo sa mama mo? Pagod ako. Paano yan? Mapagod ako. Oh, yun. Yeah. And then. Sabi niya, sayang naman, ganun. Sabi ko, ang dami-daming singers, tapos ako makukuha. Ayan, kunyari ito mama mo. Nakasasali tayo bukas sa singing contest. Nakakita ko sa TV. Mapagod ako eh. Hindi, anak ko lang pagod-pagod para makamit natin ang tagumpay. Kailangan talaga tayo ay magpagal at magsakripisyo. Tama. Ang dami-daming singers, tas makukuha ako. Pero ikaw ang pinakamahusay para sa akin. Para sa iyo lang po. Because I'm your mother. Yes. Mothers know best. Tama. Yes, ang husay, sarap balikan eh, no? Tapos ayun na. Tapos parang gusto ko rin gumala. Gala na dala audition. Oh, so, sabi ko, mapunta na lang tayo. Tapos siya naman yung hindi. sabi mo sa mama, mapunta na tayo. Mapunta na tayo, magagala din tayo. Pagod ako, galing tayo sa bukid. Ano ba? Grabe. Nagkabaliktad eh. Eh, di ba na namumunta? Nagkabaliktad na eh, no? Ang natuloy talaga yung tatay. Oo. Yung tatay na. Ay, pero ito naman ah. Siyempre, during the competition, maraming naibahagi sa inyo na mga advice yung mga judges ninyo. Siyempre, nakakasama mo rin si Miss Reg. Meron bang naibahagi sa'yo na tip or advice na hanggang ngayon dala-dala mo pa? Yes. Ingatan po yung boses, tapos ano lang po, huwag lalaki yung ulo. Yun, huwag lalaki ang ulo. Tama. Malaking factor yan, yung attitude. Oo, kasi mangyayari niya, magmumukha kang cartoons. Oo, parang mo, brats. Parang brats na eh, di ba? Pero ikaw, ano naman ang tip mo sa mga aspiring singers out there? Katulad yung mga gusto rin mag-join. Oo, mga kaedad natin. Sa mga aspiring singers po ngayon, patuloy lang po. Sa pagkamit ng pangarap nyo, wala naman pong problema. Kung may mga problema na, wala naman pong problema na hindi na susolusyonan. Yeah. And pray to God and ilabas po kung anong meron ng talent kayo. Yes. Uy, speaking of pangarap, ikaw ba, Golden, eto na, nasungkit mo na yung ginto sa The Clash. Ano pa yung pangarap mo? Ikaw ba may plano kang pumasok bilang artista? Bukod sa pagkanta, di ba? Bibigyan po ako ng opportunity na ganun nga po, mabigyan ako ng drama or teleserye. Grab ko po. Kasi hindi naman lahat nabibigyan. So, i-grab ko po. Pero as ngayon lang, magpo-focus muna po sa singing. And speaking of kanta, ito, ibabahagi sa atin ni Golden ngayon ang kanyang bagong brand yung latest na fresh na single. Pag-usapan naman natin to finally. Ito na yun eh. Ito na yung lalabas si Golden sa mga Bidjoke Machine. Tama. Andun yung pangalan niya at andun din yung kanta niya. So, kwentuhan mo kami about the song. Ikaw ba nagsulat nito? Ayan na yung music video piniplay natin. No? Nice. Hindi po. Sa under GMA Music po. Isa po siyang parang LDR sila. Okay. Yes. Wow. LDR po sila na parang nagmamahalan sila sa isa't isa pero hindi po pwede. Pero at the end, kung sila, sila talaga. Yun. Ikaw ba nakaka-relate ka dito sa song? Hindi po. Hindi pa. Hindi mo siya
Hindi pa naman. Pero paano mo ginagawa yung ganyan? Kasi syempre, di ba, bilang singer, i-interpret mo yung message nung songwriter, nung composer. So paano mo ipapapaniwala sa mga viewers, di ba? Ipaparinig sa kanila yung song at maniniwala sila na nararamdaman mo yung song. Since hindi mo pa to na-experience ever. Sa na-experience sa ibang tao. Kasi po, ngayon, sa generation natin, mga bata na ang dami ng may boyfriend, may girlfriend. Yeah. So, mga classmates ko nagsasabi sa akin kung ano yung experiences nila. So, ibig sabihin, Golden, ha, yung mga classmates mo, pag may mga love problems, sa'yo lumalapit. Anong usual na ina-advise mo kapag usapang love? Pag sinasabi nilang nasaktan sila, sabi ko, bangon ka girl, maganda ka. Yun! Yeah. Bangon ka girl! Tapos, sabay sabi mo, uninstall mo na! Bangon ka girl, block mo na! Hey, speaking of school, gaano naman kahirap o paano mo napagsasabay yung school tsaka karir mo, Golden? Hindi naman po siya mahirap kasi binigyan po ako ng parang grades. Binigyan po ako ng opo. Hindi naman po parang consideration po na binigyan na lang ako ng lesson. Saan ka mo nag-school? Sa Cavite. Sa Cavite. Ay, wow. Yes. Uy, hello sa lahat ng mga classmate ni Golden. Yes, hello. Hindi pa ba bakasyon? Hindi pa po. Hindi kasi pa. Ngayong April 4 po, bukas yung completion ko. Nice. Oy, congratulations ha. At magandang halimbawa sa mga kabataan gaya natin. Yung katulad ni Golden na sa kabila nung pinupursue niya yung dream niya, na ipagsasabay pa niya sa pag-aaral. Kasi importante pa rin talaga yung pag-aaral, di ba? Kasi alam mo naman, ang buhay ng mga artist, hindi every time meron kang project. So pag wala kang project, anong gagawin natin? Nganganga tayo, hindi naman pwede. Yes. Priority pa rin dapat ang pag-aaral. Yes. Hindi proud ang school mo sa'yo. Tapos ang dami na nagkakakrush sa'yo. Ang dami nagpapapicture sa'yo ngayon. Mga classmates mo. Opo, marami na din. Ay, ang cute naman. Anong course na gusto mo i-take up sa college? ABM. ABM. Yes. Oh, wow. Bakit hindi music? Gusto po business kasi pag may kita po dito sa showbiz, marunong po mahandel mo. Tama, related. Ngayon, ang hirap pong mag-ano ng pera. Oo naman. Kasi wala kang pera. Imagine, no? 16 years old pa lang. Pero aware na siya kung gaano kahirap yung buhay ngayon at gaano hindi madali na kumita ng pera. Tsaka dapat matutunan yun, mga ganong bagay. Mismo. Ang importante rito ay, open-minded ka ba? Ay, grabe siya. Kape daw kayo, kape. Pero may product naman. But anyway, nako, pansamantala muna natin putulin ang ating pakikipagkwentuhan kay Golden dahil sa ating pagbabalik. Nako, handugan na po niya tayo ng mga awiting gaya nga na sinabi natin. Ito, narinig una natin ito narinig ha, sa The Clash. At ito nga po ang kanyang winning piece. And mapapakinggan din natin ang kanyang latest single. Lahat ng yan ang dapat pakaabangan. Kaya walang bibitaw. Kapit lang, tutok lang. Dito lamang sa Letters and Music. At meron kasama pa rin natin, Miss Golden. Ang ganda nung song niya, no? Talagang so, ano yung from ngayon? As groovy na yung sunod, eh. No? Diba? Very, very us. Very, very young. Very new. Ganon. Diba? Yes. Pero ito ha, gusto ko malaman, sino ba ang nagsulat ng awiting ito at paano natin masusuportan ang iyong latest single? Part ba to ng album from Golden? Yan, o. Part po siya. Pwede na i-reveal. Rica Del Rosario. Wow. Rica Del Rosario. Okay. Ayan. At syempre, eto nga, kailan ba tayo magkakaroon ng copy ng album ni Golden? Yan. Soon po. Pero mapakinggan niya po yung Tayo Pa Rin sa Spotify, sa Apple Music, and digital stores worldwide. Worldwide. Hindi lang yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas ang maaaring makasuporta sa single ni Golden. Yes, dahil pati yung mga kaibigan natin all over the world. At makita rin po yung music video ko sa YouTube. Ayan. Tayo Pa Rin by Golden Canyedo. Yan! Exciting ito. At nakita naman natin yung music video. Kita-kita natin talaga yung husay ni Golden. Maging sa pag-arte, hindi lang talaga sa pagkanta. Di ba? Ang galing. Amazing. Paano kayo? Dalagang Pilipina. Yeah. Meron bang upcoming
maraming shows and events si Golden na pwedeng mapanood ng ating mga viewers? Studio 7 po, every Sunday 7 p.m. Tsaka Studio 7 sa May 11 na po yan sa Brooklyn, New York. Yun! Kasama po si Kailin, si Miss Julie, si Mr. Christian, si Mr. Raver, at si Kuya Betong, and me. Ayan, excited. Gusto ko tuloy malaman kasi si Golden ngayon, ang dami na niya nakakasama ng mga bigating mga celebrities at mga singers. Sino pa yung gusto mong makasama on stage at maka-perform? Oh, mga bigatin. Si Big Show, gusto mo? Galaro po ba si Big Show? Parang gusto ko pong makasama. Yung sinasabi po nilang magaling, ay maano daw po. Kamukha mo? Ay, parang ako. Alam ko kung sino. Ako. Hindi, si Miss Sarah G. Yes. Sarah G. Ako siya na-meet kasi hindi pa siya na-meet. Nice. Pero tignan mo, nakikita mo ba yung pattern na parang same kayo ng journey, di ba? At ito, ilulook forward natin yung pag-grow mo pa as an artist at syempre pamamayagpag mo all over the world. Yes. Kaya naman ito, ang daming sumuporta sa'yo, ang daming naniwala sa'yo. Ano naman ang message mo para sa kanila? Sa lahat po ng sumusuporta at naniniwala po sa akin, maraming salamat po. Sana po patuloy niyo po akong suportahan. And salamat po sa inyo and God bless. Aww, at dahil gusto mo makita si Sarah G, may surprise kami ngayon. Sarah. Ayaw niya lumapit. Sarah Tangilo. Ay, di, pero ito naman, para ma-update din ang ating mga viewers sa mga kaganapan kay Golden, ano ba yung mga official social media accounts na pwede natin ma-follow? Sa Facebook po, official fan page po, at Golden Canyado official account. Sa Twitter and sa Instagram, at The Golden Canyado. Alright! Yes. Nako, maraming salamat, Golden, sa pagbisita mo sa amin. Thank you, Golden. Balik ka rito pag may bago ka ulit single. Oo naman. Oy, pero makakasama pa natin siya sa Pinas FM later. Yeah. At syempre, okay, hindi tayo papayag na hindi natin makajam si Golden ngayong hapon na ito. Nako, exciting. Ito isang karangalan na makasama si Golden on stage. Pero ito, sobrang memorable din for me nung inawit niya na ngayon. Kasi nung ako ay nag-compete naman sa Philippine Idol, isa din yung sa mga kinanta ko. Parang napakagandang lucky charm to sa mga singers siguro. Yes, sa mga nagko-compete. No? Ang ganda rin kasi na message. Saka hindi mo natatanong na i-compete yan. Ng papa ko. Nanonood papa ko pa. Ayan, naikupit ng papa ko yan. So kay papa ka nagmana. Oh, oy, ay papa. Dahil dyan mapapanood nyo na si Aiki kakanta with Golden ngayong hapong ito. At syempre, hindi natin palalampasin ang pagkakataong to na hindi natin makakajam si Golden. Kaya sana ma-enjoy mo. Ma-enjoy nyo ang mga napakagandang awiting ito. Para sa inyo to, guys. Sabayan nyo kami. Yes. Kung hindi lang ikaw ang dahilan, pipilitin ba ang puso kong hindi na masaktan? Kung hindi ikaw ay hindi na lang, pipilitin bang umasok pa sa ating dalawa? Hindi makagalaw, nahihirapan ang pusong pinipilit na ikaw. Kung di rin tayo sa huli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Thank you, Golden! Maraming salamat! Napakasarap na jamming with Golden ngayon. Okay na yun. Maganda na. But before we say goodbye, ito na, Aiki. Time to shine. Pakanta na ako. Okay na. Ito na. Uy, anak ka na. Laging updated. So, happening sa Letters and Music. Just log on to our Facebook page, facebook.com/net25tv, at gamitin ang ating hashtag Letters and Music. Magpadala na rin po kayo ng email sa amin sa lettersandmusic25@gmail.com. At mapapanood nyo ito po ang full version ng trio namin.
sa page po ng Letters and Music sa aming YouTube channel, mag-subscribe lamang po kayo sa youtube.com/net25tv. Panoorin na rin po ang iba pang programs ng Net25 via live streaming. Just log on to www.eaglebroadcasting.net/net25tv at sa aming official website na www.net25.tv. And please follow me on all my social media accounts. I am Apple Chu on Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, and subscribe to my channel. It's Channel Chu. Abangan niyo po si Golden. Makakasama ko pa po siya sa Pinas FM from 2 to 5. Kaya tutok-tutok lang. But for now, it's bye-bye time. Once again, I'm Apple Chu and I'm 1 with 25. Thank you, Pinasri, for my hair and nails. Yes, ma'am! Yes, sir! Happy Wednesday sa inyong lahat. At salamat sa pagsama niyo sa amin mula pa kanina. Again, live stream ko. Mamaya game stream tayo sa facebook.com/ikipedia. Paki-like, click, follow, and turn on notification. At sa YouTube channel ko, ikipedia. Maraming salamat. Have a great Wednesday. It has been your boy, your only boy, your baby boy. Ha-ha, baby. It's your boy, Ikey. Thank you for moving down the line. Peace out. Okay, Ikey, this is your time to shine. Okay, ready? Kung di rin tayo sa huli, tinakas agad. Ganun ba?